Kahit palang araw, mga kakaka. Ano ang masamang epekto ng bigla ang pag-intake ng carbohydrates kung naglo-low carb ka? Base sa experience ko, naglo-low carb nga ako tapos nag-load ako ng carbohydrates kasi gusto ko sana mag-gain ng weight as I'm set sa mga papakaramdam ko yan, ha? Tulad na sinabi ko nung nakaraan kasi gusto ko nga medyo mag-gain. Napansin niya hindi ako masyadong dumidilat. Double vision kasi ako. Siguro, nabigla yung pag-intake ko ng carbs. Medyo nagpalpitate ako ng konti. Tapos kahapon pa ako, sobrang hatching ako ng hatching dahil sa allergic rhinitis ko na nawala na nga. Nawala na kasi nung nag-strict low carb ako, hindi ako masyado nag-hatching. Siguro ito yung epekto ng low carb. Parang siguro pwedeng ang masamang epekto sa akin bilang may myasthenia gravis ang maging masamang epekto sa akin nung nag-intake ako ng carbohydrates. Bigat ng ulo ko. Sakit. Tapos hatching ako ng hatching kasi ngayon hindi ko tinidilat na sabay yung mata ko kasi duling at duling yung isa. Duling. Nag-double vision ako. Kaya hindi siguro talaga advice kung nabiglang-bigla kang medyo napadami siguro na excite ang aking intake ng carbohydrates. Kaya tsaka pakiramdam mo inaanto ka, mabigat ang katawan. Tapos may ito yung sipon dito na kanina hatching ako ng hatching, ngayon ito yung sipon naman. Kaya sa mga naglo-low carb siguro yung ito yung tinatawag na keto flu. Para yung low carb kasi para din keto diet ang ini-intake mo mga fats. Kaya ito yung tinatawag siguro nilang keto flu. Kaya sa mga naglo-low carb, huwag nating basta-basta i-intake ang carbohydrates, ipasok ulit sa katawan kung hindi tayo sigurado. Kasi katulad ko, buti ito lang. Paano kung mas may masama pa pala itong maging epekto? Kaya kung mag-i-engage tayo sa isang diet, kailangan talaga ng professional pinag-aaralan. Kasi ako parang advice-advice lang, basa-basa lang. Wala talagang proper study. May mga nagsabi lang sa akin na maganda siya. Pero maganda talaga sa akin kung nagawa, kung talagang strict ako. Kasi sinubukan ko naman talaga. Pero kaya lang ngayon, naging pasaway tayo. Kaya, ang bigat ng katawan ko. Medyo yung dibdib mabigat. Tapos, kahit ang ulo, tapos double vision, tapos allergic rhinitis ko, sumpong na sumpong. Yun. Susubukan ko ulit mag-strict kasi baka mawawala itong aking masamang nararamdaman. Hindi nga ako nakapasok eh. Tapos kaninang maga, na-slide pa ako dyan pagkababa ko ng hagdan. Na hampas yung kwet ko. Pero hindi naman ako nasaktan masyado. Kaya lang, ang sinasabi ko, yung lagi kong nasasabi is yung maganda epekto ng mga nakaraan sa akin ng low carb. Ito naman is ano ang naging masamang epekto sa akin ng pag-intake ng carbohydrates kung galing ka sa low carb. Hindi ako makadilat. Pag nadilat ako, double vision, duling. Ayun, duling itong isa. Yan ang sign din niya ng myasthenia gravis. Yung naduduling ang isang, kung hindi man siya duling tingnan, pagtingan ko dalawa. Tapos, ang kati-kati ng ilong ko is kagabi hanggang alauna yata ako na madaling araw hatching ng hatching.
Kasi ito ang sakit-sakit dito. Hindi ako makadilat ng maayos. Hindi kasi pwedeng puro ang sabihin ko lang is maganda. Kailangan malaman din kasi yung iba baka hindi yung ibang nagtatry ng mag-low carb tapos mag-strict sila tapos biglang-biglang mag-take ng carbohydrates parang ako. At least alam na nila na hindi dapat nag-intake biglang-biglang. Ayun. Sama ang pakiramdam ko. Dahil sa aking kapasawayan. Pasaway ako. Ay. Kaya, wala na. Sinasabi ko lang. Kailangan ko talaga siguro pag-aralan. Pinasok-pasok ko ito lang. Hindi ko alam kung ano ang magiging risk kapag nagkaroon ka ng violation. Kasi nung times na nag-cheat ako yung kumain ako ng Jay ko nung makaraan, hindi ko to naramdaman. Kasi, pagkakain ko noon, kinabukasan nag-fasting ako ng 18 hours yata, 18 hours to 20 hours para mailabas ko yung carbs na na-intake ko. Eh ngayon, parang 3 days na sa araw sunod-sunod. Tapos kahapon, ang bandang hapon, may sumundo sa akin dito. Pumunta kami ng nakakain din ako ng carbs, spaghetti. Parang 4 days sa sunod-sunod. Biglang-biglang ngayon na ito, ganito, hindi ito, maidilat. Naiidilat ko naman siya. Kaya lang, pag dinilat ko, double vision nga ako. Dalawa na eh. Kaya pinipikit ko siya para hindi sumakit ang ulo. Kasi kung papanatilihin ko, nilat sila pareho, ang sakit sa ulo. Kasi duling ito, duling ang tingin itong isa. Ayun. Pwede namang mag-cheat siguro, pero may ang sabi nga sa akin nung naging mentor ko dito sa pag-low carb, pag nag-cheat ka, siguraduhin mo na mailabas mo yung carbs na hindi ka na ulit mag-intake ng carbs. Parang magpa-fasting ka nga tapos mag yung 18 hours kung makakain mo yun para magka-intermittent ka tapos balik ka ulit sa low carb. E ako, nag 4 days na sunod-sunod. Ang sama na, ang bigat sa katawan ng epekto, ang bigat. O dahil siguro, adjusted na yung katawan ko sa low carb, tapos biglang naging, nag-a-adjust na naman. Kasi nung nag-a-adjust ako dati, carbohydrates to low carb, yung ganito rin, parang masama din sa pakiramdam. Tapos nung na-adjust ko na, ito na naman, 4 days na sunod-sunod. Kaya, kailangan ko magpakatino na ulit para hindi ako makaramdam nito. Ayun. O paano? Yang sa mga maglo-low carb, aralin mabuti para hindi magkaroon ng masamang effect. Pero na din ako may kasamahan na siguro alam lang din niya mag-low carb ng mag-low carb. Mayroong may nawawalang bitamina sa katawan. Nagkaroon, bumaba yung potassium niya. Kaya kailangan complete ano ka rin, complete intake mo rin kahit naglo-low carb na, kailangan may source din ng mga potassium, source lahat ng vitamins, aralin niya talaga. At yun ang kailangan kong pag-aralan. Kaya kung may naglo-low carb din na gumagay sa akin, aralin din kung paano at kung ano ang dapat. Dapat mag-research pala ako para malaman nyo din. Katamad naman ako mag-research. Basta may masamang epekto. Kung hindi nyo kayang panindigan, ay huwag basta-basta. Ako papanindigan ko ito. Dahil alam ko na hindi, nahihirapan ako pag hindi ko siya minintain. Pwede naman mag-cheat, pero mayroong guidelines na mag-fasting ka pagkatapos mo mag-cheat. Yun. That's for today na vlog. At hindi ako, wala ko sa mood na sakit talaga ulo ko. Sama ang pakiramdam ko. Promise. Sama. Kailangan kong ibalik yung aking healthy na ano para bago magpasko eh.
magandang ating pakiramdam. Ganun pa man, pinagpala pa rin tayo dahil nakikita natin ang good and bad na mangyayari kapag hindi tayo sumunod sa tamang proseso. Pinagpala tayong lahat. Bye-bye.